WTV ang telebisyon nga may misyon. Maupay nga oras sa atong tanan mga brother knights, especially those who are watching in the Western Visayas, Central Visayas, and Eastern Visayas. I want to greet Brad Cipriano Lauron and is in the Central Visayas in Cebu City. And also I want to greet our Executive Vice President of KCPAPI and our Vice Supreme Master, Brother Anthony Nazario. Welcome to our show. This is your brother, Brother Knight Alvin D. Gonzalez, saying maupay nga oras sa atong katanan, and thank you for watching us. Pasensya na kayo, we have not been here for the past weeks and we have been very busy for other activities. And with me is still our State Executive Secretary, Brother Big Lakdao. Brother Big, could you please say your opening remarks, please? Maupay nga oras sa ating mga Brother Knights all over the Visayas, no? Especially ang ating mga State Officers, kapinungunahan at ating Most Reverend Crispin B. Barquez, the Bishop of Borongan. Of course, our State Deputy, Worthy Brother Chupredo B. Lagria. Our State Secretary, Brother Wenceslao Cañete Jr., State Treasurer, Brother Phil Pedrosa of Palo, our State Advocate, Brother Odilon Mabutin of Calvayo City, our State Warden, Brother Rodan Tidular of Iloilo, of course, yours truly as the Visayas State Executive Secretary, our State Auditor, Brother Cosme Anas Jr., our immediate past State Deputy, Brother Anthony Nazario. Ngan nga tanan liwat ang atin mga DMPC, mga directors, chairman all over Visayas, mga district deputy, grand knight, maupay nga oras sa iyong tanan. Ngan welcome to the show. Ito Knights of Columbus Hour. Thank you so much, Brad Vic. Okay. Brother Knights, well, you know, we've been too busy, you know, attending on activities like the Grand Knight and Financial Secretary's training programs all over our diocese. And we have always been invited as a resource speaker in order to discuss to them important topics concerning council officers. And I'm also with Brad Vic all the way, and then attending installation district meeting. And district meeting, so kaya medyo hindi kami naka-focus ngayon dito sa program namin. Since Brad Vic and I are also officers of the state, and we also have to concentrate siyempre sa mga utos ng aming state deputy. For now, medyo nagkaroon kami ng konting oras, so we were able to put some time on the our program. So pasensya na lang muna kayo. We will be discussing mostly about recruitment, ano, because as of this date, medyo we're already late sa mga membership growth natin. Okay, Brad Alvin, bago tayo pumunta sa main topic natin, siguro pumunta pa, i-congratulate muna natin yung mga assembly. Ano? Ikaw muna, Brad. Una-una, hinga. Akin ipinaabot ang among kinasingkasing pag-congratulate ng tuhan assembly and staff, ano, which was attended by our district pastor, Brother Demaranan. Of course, yours truly as invited kong takad to, pero lisensya nga, may da komplikan ng oras, waray hingad to kayo, nga nasin lang kayo, congratulations again mga Brother Knights. Bisang kung waray ako dito, at least na aking pasingkasing, na kinahuna, na doyo kan iyo gumbuhat nga installation. So, kung maliwat, ano katitima palahan atin, gumbuhat nga exemplification rin dahan District B119 under District Deputy Eden Paul Opimia, ang gimuhat nga installation Han Council 17391 Han Kabong. So kan man anak yana pala nga daw no kanina naga ang gimuhat nga installation dito Han
Council 17590 and Loxoon. Ayaw ko tanong mga Brother Knights, congratulations again, nga pasalamat ak nga ini natapos na, nga nagalaw niwat kita. Nga pagkatapos na yung installation, makadina kitahan aton official function ang aton aktividades, ang aton pagpusan aton evangelization in terms ng aton membership growth. Yes, Brad. Also, I want to congratulate on the following about the admission degree exemplification initial salvo for the latest South headed by ADMPC Frank Camoing of the Visayas State University, Tolosa, Leyte. Assisted by the Archdiocesan exemplification team, which was also attended by ADMPC for Leyte Central, Brother Rupert Aterado, and District Deputy Romy Macanas and other Grand Knights. And also congratulations to DMPC Freddy Dalo of Capiz, the Diocese of Capiz. They were able to exemplify 33 new members, which is exciting. Exemplification, the admission degree exemplification. Maganda ito, 33 bro. Congrats, Brad Bigdangan, sa kabri, si Brad Freddy Dalo. Diocese of Capiz. Congratulations, brothers. Ano, madami-dami ito. We just hope ano na madadagdagan pa ito in the near future. Thank you, Brad. And also congratulations to my fellow faithful navigators. We had a meeting with our no other than our Visayas, our Vice Supreme Master Anthony Nazario, together with our District Master, the Metro Dimaranan. We had a meeting of faithful navigators in Hotel Defides in Tacloban City, and it was very naging masaya na yung meeting namin. We were discussing about the same thing, Brad. Membership growth. I will be counting on your leadership as our district master when it comes for the Diocese of Borong. When it comes to our membership growth in the fourth degree. Okay, Brad, do you have any more? Akin lang kung papahiba yung papaybarot atin mga district deputies all over, especially the Diocese of Borongan, ano, from Artitsi down to Lawaan. Mga Brother Knights, hindi nga, add to mga district deputies nga waray pa makapag-hold na yung district meeting, kindly pagtalinghoan na yung makapag-meeting na kamunya na, kay di na kita katapusan itong first quarter, itong Columbia year 22 and 23, maabot na second quarter, so we are expecting, and we are hoping, ang premier ni yung Buruhatan, which is ang pagtawag ng district meeting, iyon na punta ini matitima. Ikaduha, Brother Knights, after han iyo pagtawag ng district meeting, atin lot nilalauman, ano, base dit atin laws and role na Ignacio Columbus, nga masunod na atin tinatawag ng installation ng atin mga council officers, ano, all over the Diocese of Borongan. So, kung manlimot ang katanan ng Diocese ng Visayas, ano, nga kung wala pa makapag-install, kindly do it now. Ayaw na kita pagbuwas-buwas pa, kinalang trabaho natin dyan na. Ngan atan liwat, matikangan na ang atan premier ng aktividad sa council, which is the membership group. Recruitment of new members. Correct. Brother, ngan pipinagin ni mga Brother Knights ng atan evangelization, ngan atan mga atan igin popo sa atan mga service program, which is faith, family, community, and life. Nga amon magiging basis natin ang atan pag-invite natin mga kabugtuan nga adat yung tagsa-tagsa ng municipality o mga barangay para maka-join ito tayo sa Columbus. Again, mga Brother Knights, atin mga District Deputy from RTC, District Deputy Vincent Toget, sugan man kang District Deputy Puing Rombaba Hauras, sugan man ang atin District Deputy Hatak Florencio Cuso, ang atin liwat District Deputy Didiha Sulat, Brother Fernando Sakati, ang atin liwat da District Deputy diha San Julian, Brother Tito Agarpao. So, ganman ang atin District Deputy diha Borongan Central, which is Antonio Moralita. Ngan ang District Deputy han Going South, Brother Edelpon Ophemia. So, ganman ang Lorent, the District, under District Deputy Onofre Gongon. So, ganman ang atin District Deputy han Hernani District, under Edelpo Adelia. Ang atin liwat District Deputy dito ha, Lawaan, Balanhiga, Hepurlos area, no? Brother Rosario Kujamat. Ang atin liwat District Deputy dito ha, Salcedo, Brother Macario Yanis. Of course, ang atin EDMPC and South, at the same time, District Deputy
Brother Rogelio Odibilas. Ang atan liwat, ED MPC Hanor, and their brother Rogelio Sibrano. Ayaw mo tanan, nangungumusta ko kayo, and please take note, ano, adin na kitahan second part, kay masalid na ang atan second quarter, han Colombian 22 and 23. So we have to post on our first activity, which is membership growth. Okay. Thank you so much, Brother Vic. I just want to call the attention of members of, especially the council officers of Council 15190, Our Lady of Miraculous Medal Council of Barangay Sabang, South Borongan City. Our district deputy, Anthony, Tony Morales, has visited me earlier and is quite disappointed dahil laging wala daw yung grand night, and he has been visiting his residence several times, laging wala. So I am calling to all the members, especially council officers, that we will be having a council meeting this coming October 2 Sunday at our chapel, Our Lady of Miraculous Medal, right after the Mass in the morning. I know that this is Sunday, so I will be expecting everyone to be there. Brad, please attend. Ano, mga brother knights of my council, actually it's my council, Our Lady of Miraculous Medal, please attend this meeting. It's so important that we have to undertake our installation process before we do official business pertaining to our council activities. Damang salamat ang atanan. Another brother. Go ahead, brother. Mga brother rights, ang atan mga worthy district deputy all over Visayas, especially din hiton dahil sa Purungan. And importante ini nga paibaro kong antuhan mga district deputy nga waray maka-attendan aton kinbuhat nga district organizational meeting dito Habay Hotel last July 2023, ano, 2023-25. Mga brother knights, ano, kapag yan ang Colombian year 22 and 23, it aton mga faraparnilya, part it aton pagbubuhatan nga membership growth o exemplification part in first degree, binuminded nga ining tanan, libre ini, libre na ihatag ka iyo. Dire sa ugunhan mga nakalabay nga Colombian year, nga nagbabayad kita para hanfin, rosary ng aton mga certificate. Yan na, nga taro na inilibre ha iyo. Kung baga, yung padala naman ha iyo ang mga certificate, mga pain and rosaries, kulangan ka mo. Sugar man ang mga Pro 100, just notify ha aton, ano, pahibaruhan ka akon, o kaya kang Brad Alvin. Pareho maliwat natin aton, satellite officer, brother, Jesus de la Piña, tatagang ka mo, libre ini, brother nice. Basta as long as you use the forms, ano, gamit lang niyo, ayaw niyo pagkaragi, kaya puro ini, may dahil ni Bali yung atin kinagamit ng mga forms. So we are hoping and expecting immediately iyo in babatunod ng atong panawagan, kaya hapag kaya na, sugan-sugan na kasi na uorhi, ano, kaya itong first quarter is almost up na, ano, kaya wala kita yan na, September 25 na kita, so more or less 5 days na lang, matikang na itong first quarter. So, wala pa kita maupay nga result para ang ating membership growth. So, again, nananawagan na kuhan matan mga district deputy, kindly do your best, ano, para ma-meet natin ini nga atin na requirement nga nahatag natin state deputy. Thank you so much, Brad Vic. By the way, Brad Vic, brought our district deputy, Floro Espina from Sugod, Leyte, Southern Leyte. Nag-post siya sa Facebook, ano natin, page that nangangailangan siya ng mga kit, no? Okay, or first degree ID, or rosary, pin, certificates, and ID. Brad Floro, don't worry, I had already instructed Brad Jesus de la Peña, our administrative officer, about regarding this kit na ipapadala sa iyo. I know that you need it so much, kasi mag-exemplify din sila. They'll be needing all these paraphernalias, and then we'll be sending you all these kits to you as soon as possible. Okay. Anyway, nandiyan naman si Brother Vic Gloria. Dapat through siya malag ang DMPC. DMPC. So, through our DMPC, siya mag-coordinate sa satellite office natin para sa mga kailangan nito. Okay. Patuloy lang ginawa natin brother sa D1. Correct. Anyway, if you shall remember, you shall recall, last before the end of Colombian year 2021 and 22, ano, last July, nangailangan ang D1 under the Secretary Rogelio Odibilas ng 70 pin and rosaries. Agad-agad ko pinadala ko through kan aton mga public conveyance. Not only that, Brad, remember that we had a
what to call it, training. Oh, Grand Life training, okay. And financial secretaries training in Llorente, mm-hmm. remember? Oh. Our besides state deputy Fred Lagria was able to bring kits. Oh, and then distributed it to all the district deputy who were present. So tuwan-tuwa nga si Brother Odibilas, our ADMPC from Giwan, na they were supplied additional kits. Mm-hmm. Dahil alam ni Brad Fred that they should kailangan puspusan ng recruitment dun sa lugar na yon. Oh. And I'm pretty sure that they're going to organize a new council somewhere in Hamonhon. Yeah, yeah. Hamonhon Island. Isang island pa dyan sa anong island yung katabi ng Hamonhon? Manikani, yes. So I know that they will be needing all this. Alam mo ba, kailangan talaga magkaroon tayo ng council sa Hamonhon kasi dyan nagsimula ang pagland ni Magellan. Yes, which brought about the Christianization of the Philippines. Mm-hmm. Dyan nagland si Magellan. Kaya dapat lang ang Hamonhon Island magkaroon ng council. Tsaka isa pang reminder sa atin sa mga lalo sa mga district deputies, ano? Last September 11 yata, 11 yun, nagkandak tayo ng Grand Night ang Financial Secretary Training, ano? Mm-hmm. And we are sad to say that pila lang ang ating mga Grand Night all over the diocese sa Borongan ang nag-attend, ano? Mm-hmm. Kung taad ito nga atong gabuhat na Grand Night ang Financial Secretary Training, nga dapat kung tagin natin, nag-aatin ang natin mga new elected officers parang Colombian year 22 and 23, kaya dapat ng oportunidad para hibaro kita kung paano natin paradalag ng atong council, no? Kung paano natin matatapo, masusulbar ang tinatawag natin nga mga inactive members, ano? Kaya di dapat kung dato nga atin gimbuhat na training, pwede kami mamakiana kung ano ang apat atin buhatan para masulbar ang pikiran natin ng problema ng atong council. So unfortunately, there were so many grand night that were unable to attend. Yeah. Ang atong gimbuhat nga grand night ang Financial Secretary Training. Although may danagatin pero dire na mga grand night, they just represent an era council. Yeah. And some other officers, council yeah. officers were there. I was quite impressed kasi maraming nag-attend na deputy grand night. Oh. Because they are the program director mm-hmm. in every council. Kasi yung topic ko nung Brad, remember, it's about taking action. That concerns the program directors on every council kasi sila ang in charge sa pag-undergo itong mga faith in action activities. Kagaya na sinabi ni Brad V kanina na whenever we recruit, magbe-base tayo sa activities natin tungkol sa faith in action. Yan. Kasi dyan makikita on every council, so once that you've been performing faith in action, makikita ng mga recruits, yung mga gustong sumali na maganda pala ang ginagawa ng mga Knights of Columbus. Kaya that's one of the bases wherein recruitment is so easy in order for them to join us kasi maganda yung ginagawa ng activities natin. Okay. Asa ka, brother, ganito pa, brother. No? For the past 2 years, ano, during the pandemic time, yes, medyo wala tayong contact sa every council, ano? Kasi pandemic man. So, actually, noong nakaraan ng September 11, dapat yun na sana ang best opportunity ng mga grand night na maka-attend ng ating training. Correct. Para at least malaman nila ang mga pagbabago. Kasi may mga pagbabago na eh. Mm-hmm. Tulad ng submission forms. Ano? Dati noon, sinasubmit natin by bulk ang ating mga 100. Ngayon, through online na tayo nagsasubmit. Ano? Correct. Gumagamit na tayo ng makabagong technology, yung chat group natin ano sa Facebook. Kaya yung mga ibang mga grand night na medyo hindi pa naman gano'ng updated sa Facebook, ano, sa bagong technology, para nahuhuli sila. They should learn. Kailangan talaga, importante talaga na naka-attendin na lahat ito ng training. Ano. Yes. Ngan, as for me, as the DMPC, I tried my best nga matuman ini nga grand night training. Nga very, very important ini para ito ang mga newly elected officers para hindi nga tuwig. No? Yeah. Now, aside from that, Brother Alvin, I don't know kung nakakuha na akong mga mensahe. I read, dinbasa ko nidaan ang update ang mga council, ang status ng council mm-hmm. regarding the SBE. Yes. BD. Di ba, kailangan yung brother? Oh. BD kasi delikado kasi pag medyo
Hindi nga napabayaan natin ang BDA at saka sa SDA. It might cause somewhat losing ano, nag-concept natin. Well, Brother Knights, gagawin niyo sa buti pinaremind mo, ano, Brother Knights, especially Grand Knights and Financial Secretaries, please take note on your especially yung mga hindi nababayaran mga dues, ano, yung Visayas dues assessment. Kasi, as a matter of fact, ano, itong mga funds na yan, dyan tayo kumukuha ng pundo natin na binabayaran sa mga sweldo ng mga staff natin sa Cebu and sa Iloilo. Besides that, nagbabayad po tayo ng upa ng office sa Cebu and office Iloilo natin sa Iloilo. Mabuti siguro ka na walang bayad. Saan? Sa buro ka na walang bayad. Ay, wala. Sa property ni Brad Fred, yung opisina natin dito. So, hindi lang yun, ano, we have to pay light, ano, yung mga light and water. So, yung mga supplies natin, mga, supplies, ano, yeah, mga office supplies and so forth and so on. So, is kaya ganun na we're begging, ano, to all council officers to collect, especially financial secretaries, to collect all your monthly dues from every member para mabayaran ang mga Visayas dues assessment. Mas mura na ngayon, brad, eh. Mas mura na ngayon. Meron tayong scheme. Meron scheme na tayo, eh. Depende sa number of membership in every council. Yun lang ang babayaran nyo. Hindi kagaya nun na talagang bibilangin per member. Per head. Per head. Kaya ngayon, nag-device ng scheme si Brad Fred Lagre para hindi mahirapan yung mga council sa pagbayad. Yung siguro 30 to less than 50, siguro mga 1,000 yan. 1,500. 100. Yung pinakamataas yan siguro mga 3,500. Mga 200 plus. So, mga 200 membership. Kahit naman 300, 500, ganun pa rin bayaran. Kahit sumobra dyan, ganun pa rin ang babayaran. So, Brother Nice, ganun din ano sa SDA, yung state use assessment, mura lang po, mga Brother Nice, 600 per month. Once that you fail to pay at 2 consecutive 3 years, ano, masususpend na po yung council nyo. So, yung 600 na yun, hindi naman masyadong mabigat yan, eh. Sa council, hindi masyadong ano yan. You could pay it anytime you want as long as it's within the Colombian year para hindi kayo masuspend ng Supreme. Regarding sa district quota ng mga Grand Knight, anyway, siguro mga Brother Knights, sabi Knight at ang mga Grand Knight at kada council, ano, all over Visayas. Of course, tatawag ko importansya ang dahil sa Burungan, which paanhi kita, ano yun? Yes, okay. Ngayon yung mga district quota, again, hatag kuwata niyo yung mga district deputy, siguro kayo muna mag-i-restoryahin eh, kung paano ito yung mamimit. We are expecting atan Visayas and state office na we can meet our district quota on or before the end of October 2022. Should I say. Ngayon, himunong liwatan atan mga, may reminders ano, kasi damang mga feedback atan during atan Grand Knight training. Kasi damang mga councils, ano nga, mag-iha na, pero up to now, wala pera mga complete uniform, yun yung mga uniform mga barong. Wala pa nila uniform mga barong. So, kung may ganyan problema, parte sa atin mga KC barong uniform, may dakit tayo di supply ha, Burungan, dilit atin satellite office, balahit atin state deputy, Chupredo Villagria, yun yung loose ni barong, may dakit na logo, so kadini, mapapalit natin yun yung 350 per piece, ano. Ano siyot naman is 300. Hika man nalang magpapatahi. Hika man nalang magpapatahi. Ngayon, regarding it atang liwat mga assembly officers, ano, mga 4 degree. Yes. Kasi, we require tayo na it atang Visayas sa, ito rin yan. Vice Supreme Master. Ano, it atang mga assembly dapat punta, mamaya na kita complete uniform, meaning a beret uniform. Correct, yes. Kasi, kung iyong observeran mga Brother Knights, during ang padulong festival, ang atang gimbuhat, ang katatapos pala ang pista ng Burungan, nakita niyo nga, titira di daan atin mga Brother Knights ang labi ng mga 4 degree nga nag-attain nga nagkamay yung form. Nga isa inihit atin mga obligasyon as assembly officers, ano, as patriotic degree, which is the love of country and the love of God, nga magsiservisyo kita itong singbahan. Sana ini nga atin din papakita at pag-attain din buro atin singbahan, so gumamit atin local government kapartin atin buro atin as patriotic degree.
So kinakailangan pa mga brother Nights ang mga kabayak tayo ni Pong. Kung baga, diri ka mo, pag nag-uwari ka mo kung hain ka mo makaka, kung hain ka supply, at any time, of course, Fred Albin, pwede niyo Fred Albin makontak, of course, siya ako. Suppliers. Oo, magkontak ka niyo para magkamayra ka mo hini nga mga uniform. It's madali natin mag-access that supplier. Correct. It's good, Brad, that you were able to remind me about it. As your faithful navigator, Visha Vicente Pirias, 3525, we will be celebrating our patron saint in Barangay Sabang South, Our Lady of Miraculous Medal, okay. Chaplain C. Mm-hmm. So I'm calling all the fourth degree members, especially those who have the uniform of the fourth degree, to please join us in the procession as honor guard. Okay. Now, why am I saying this? Kasi we are trying our best to achieve a civic award, which is given to every assembly. So, if we were able to perform at least 4 activities regarding yung pagsuot ng mga regalia, pagsuot ng mga uniform, not regalia, pagsuot ng uniform ng fourth degree, that will be considered as one activity. Okay. So I am asking the members of this assembly, Bishop Vicente V. Reyes, to please join us this November 27, 2022. Malapit na po. We will be joining the procession around the barangay. Malaking bagay po ito. Malaking activities po ito para sa atin. Another reminder, brother, in the sense nga, yours truly is the DMPC, responsable ko ito na itong pag-exemplify ito na ating mga third degree member. Lawis is our, akong lima tanong din ang kasi ating mga district deputy, kindly update your degree, ating mga grand knight, kada council, itong responsible para exemplification sa first degree, ito ating mga grand knight kada council. Ito ato naman lewat responsable para itong second degree, ito ato mga district deputy. Of course, ito ato naman, it may nakatungan mag-exemplify para itong third degree all over the Diocese of Burungan, yours truly as the DMPC. So, brother Aldun, may nakong plano magkamay dahin exemplify itong third degree this coming month of October. Oy, of course, very good, bro. Month October and November. Magandang balita. I talk with the DMPC of the North and their brother Siblano, nga authorize ko yan mag-exemplify ng third degree north sometimes in the month of October. Okay, ako, I will exemplify in the south, siguro either in Balanhiga, ang target ko ng lugar, Balanhiga, Hernani, and Salcido. Which of these three districts, pwede mag- kung hain ang dami ng mga candidates, ito ko i-exemplify ng third degree. So, hindi, yan ako nang diyan niya, tutulong na exemplification akong pagbubuhat ng pagkong third degree. Mm-hmm. Kaya atong mga brother knights, labi na mga district deputy, kindly remind yung mga grand knights, magkakamay na kita, exemplification para sa third degree. Maram akong damon at atong mga brother knights, nga, first degree nga, maiha na nga, may natagtulong katuhig, kapat katuhig nga, until now, second degree paghihapon, so, it is now your time, an opportunity niya na nga magkamay na second degree ka mo under my term. Yes. Pagbubuhatan ko yan nga aside October and November. Anyway, schedule will be announced later, brother. Okay. So, brother, nice narinig nyo, no? Si our DMPC, Vic Lactao, na magkakamayad na kita, exemplification will third on October and or November. So, I advise you, mag-ipon na po kayo kasi meron pong bayad ito. Hindi po ito libre, ano? I believe it is 500 pesos. Yeah, that includes the certificate, medallion. Include the medallion, that includes the whatever expenses that has to be incurred during this exemplification of the third degree. So, ngayon pa lang, mag-ipon-ipon na kayo para mabayaran nyo yung dues na sa registration fee okay. Na 500 pesos. After which, pagkatapos na ninyo mag-third degree, pwede agad kayong mag-fourth degree. Yeah. So, ngayon, Brother Knights, especially those who are members of our Bishop Vicente Pirias Assembly, one of the requirements in order for us to achieve a assembly st-
Star Award is 7% of membership growth within the membership. Mm-hmm. So 7%, pero inano yan ano, si our district master, Sir Knight Demi Dimaranan, subjected me, brad, hindi lang 7%, be sure na sabi niya, at least 20 new members of the 4th degree, sabi niya sa akin. Alam mo, brad, hindi, ano yan, madali lang yan. Oh. Kasi karamihan ng mga na-exemplify, 50, ganyan oh. Sa mga 4th degree. And I am pretty sure that there are so many 3rd degrees yeah, yeah. who really want to join the 4th degree. Especially in our district. Mm. Marami dyan. Sa South, South din, marami. Oo, oh, marami. So, I... Naglalaumakay ng brother na I'm hoping that sana matuloy natin itong mga plano ito para hindi kaya, rin. Kaya nga brother, in-announce ko na nga earlier ito ano, dahil para at least yung mga disciplinary natin sa mga grand night na nakikinig right now, at least ma-pick up nila ang schedule kung saan at saka i-disseminate nila sa kanilang iba-ibang council para at least pagdating ng pagbigay natin ng timetable kung kailan ito para makapag-ready na sila. Ini brad, isang karakter na pangalimutan mo. Ano yun, brad? Para mag-qualify ka sa third degree. Yes. It's candidate for the third degree. Oh, meron po. Tama. Expand mo, brad. Expand mo. Tama, no? May bagong requirements pala. Kung if you're willing to be elevated to the third degree, make sure na meron kayong isang recruit na new member, ano, as in a new member, a first degree member, for you to qualify to be elevated to the third degree. Yan po ang bagong requirement ngayon. Ano? That is, utos po yan galing sa taas. Supreme, hindi po, supreme. Hindi po namin, hindi lang po supreme. Sa amin. And that's maganda rin yan para makapag-evangelize kayo ng one new member. Actually, sabi nga ni Supreme Master, whenever we recruit, we are able to save souls. Yeah. Yan ang advice niya sa lahat. Ano? Whenever we recruit new members, we are able to save souls. So, Brother Nance, for every aspirants na gustong maging third degree members, please recruit one new member of the first degree. Brother Nice, dapat natin hinumduman nga itong maram kita nga dahil at mga potential brothers na Brother Nice nga maging officers. Ano. Just be reminded nga it atong tinukuha it qualification para maging Grand Knight. Ano, maging Grand Knight dito itong council, at least he must be it. Third degree member. Correct, yeah. So, dapat itong mga brother nga siya napakiana, pwede kami, ano, may common talent, kung man ako, degree holder man ako, kung kaya nung kanira, pwede maging Grand Knight. Mm-hmm. In this case, you are just a first degree member, second degree, dere ka pa pwede mag Grand Knight. Itong qualification, base it, balaw nito na sa Columbus, at least he must be a third degree member itong council. So, with the exceptions, ano, Brother Knights, pag bagong council, let's say, bagong organized, naturally, wala pa naman yung mga second or third degree members. So, within the new members, ang makukuha dyan is new offset, charter officers na tinatawag. Dyan kayo pagpipilian. Pero as long as this council has been existing for quite some time, kailangan third degree na talaga nahawak dyan. Kaya nga, Brother Aldin, kaya nga, para sa mga NCD, para sa mga new developed councils, yeah. Nandyan ang massive training natin sa mga Grand Knight. Correct. Kaya nga, in-encourage natin na ang ating mga council officers, kung mayroong tawag na training, dapat mag-a-attend kayo. Okay, mag-attend ka mo para, hibaro kita kung paano natin para dalagnan. Brother Alvin, may dakulak, isisirahin mo nga sa sige, brad, go experience ahead. Ako. No? Sometime, didahan 2019 and 20, may data ka nagpakiana nga isa nga council officer. Oh. Mm-hmm. Isa nga council officer. Ano nga position? Waray. Di lang magbabagitan. Hindi, yung position niya nga as council officer. Kung niya, nakadahayan. I don't want advocate niya po. Okay. Kusin niya. Okay. Napakiana. Brad, ano daw na kung mga, ano daw like mga Burhatan Knights of Columbus Head Council? Which is very, ano, alam mo, Brad, ito nga pati ano, alam mo, hindi ka, may hanahin ka council member, pero at di rin pa maaram kung ano, ang mga services. Kasi ganito, Brad, kasi kung ikaw, pag may meeting itong council, di rin ka na-attender, kung may mga tawag itong mga training, o mga, ano, kung mga conferences, tinatawag itong Nacho Columbus, dapat ma-attender ka para ma-updated ka kung ano atang mga role. At itong mga pakiana,
imo na itakakanamon yung pagbasaha. Kung ano ang ating mga buruhatin, di ba sa sharing natin nga, we have four services, ano, which is faith, family, community, and life. Ang ating mga services na ipapaabot na ating mga tagsa-tagsa council. Hebrad Albi, I'm an expert about it at mga Pitin Action Program. Yes, sir. Iging digital media, ang didahan paid, may nawawalo kita nila ang mga services nga. Makapagmapili na kita out of 8-4 siguro ang pinakapatla. Didahan community, may otwalalo, you have to say only 4. Ini ang mga services nga, napit din ha atin sa Pilipinas. Kasi ibang mga services nila, diri mapit ha, hayo is materna. So atin napipilihan nila ang mga services nga, na apply din ha atin sa Pilipinas. Yeah, one example of them, brother, no? Nakabutang din dahil ng Faith in Action activity. So, rayman din yung mga coastal cleanups, mga sugat, mga tree planting. Pero ha aton, very applicable. Being recreated naman sa Amerika, sa mga aktibidades na sugat. Yung mga ibang activities, kagaya ng mga wheelchair, nagahatag wheelchair, medyo mabigat sa atin. And yan, RSB, no? Brad, yung RSB, yung mabigat sa, para sa mga seminaryan siya, magpapare. Pwede nyo gawin yan. Kasi, okay. Hindi naman kailangan malaking pera ang ibibigay nyo eh. Pwedeng 1,000 a year, pwede yan. There's no problem about it. As long as you could help the seminarians on their studies by giving allowances to them. So, kandidat-kandahan life and ultrasound machine. Yes. This is very common. Ano, Brad, ngayon alam mo, meron na tayong libreng ultrasound machine sa provincial hospital. Dito, ito. Oh, provincial hospital. Good news, Brad. Good news yan. Oh, man. Opo, ito nga. Dati nga buwan. Ako ang bulig niya ito. Ini yung mga, brother lights, ano, yung ultrasound machine, bisanhin o nga atin mga mga kabugtuan, mga membro, pwede natin buligan, pinagi yung ultrasound machine. Ang isa yung project ito, Knights of Columbus, na makabuli kita atin mga kabugtuan, labi na ito nga, at the time nga, era child rearing, pagbubuntis na ito. Dakit gastuhin niyo nila katahit mga private hospital, dakit binabayaran niyo. Pero Knights of Columbus, libre kita niyo, wala natin babayaran. Yes. No, kailangan coordinate lang ha atin, ano, para makabulig kami sa iyo. So, kailangan natin mga scholars, ano, ikinahatag at natin Columbus. Yes. Kailangan natin ikinahatag ang mga scholars. Ang isang sa mga sekreto yung mga scholars, Brad, you know where our funds comes from. It comes from the KC Papi. Kaya we're enticing all the member knights, ano, of the Knights of Columbus to enroll, ano, sa KC Papi. Kasi dyan tayo kumukuha ng funds para sa mga para maging may mga seminaryans na yung tinutulungan para maging pare. Okay. Diyan nagagaling ang funds ng mga scholarship natin ng mga seminaryans sa KC Papi. Okay. So as much as possible para magkaroon ng pundo kay ma'am lahat ng mga members ng Knights of Columbus. So then guys, natin maging KC Papi and member sila. So Brad, pupunta nga naman tayo sa first degree. Okay, sige. Okay. Kasi yung mga first degree, sabi ni Brad Fred, alam mo, medyo nag-aalala na si Brad Fred sa ngayon, ano? And sige, it's sige. Quite tough because you are magtatapos lang September. First quarter natin. I just want to read to you some points, ano, regarding to focus on council recruitment. Okay. Babasahin ko na lang, ano, for the best for Visayas State Council is coming, be part of this journey. After our organizational meetings and installations of officers, let us now focus in our council recruitment. Avail of the 140% membership promo for Grand Knights, DDs, ADMPCs, and DMPCs this early. Hold first meeting degree exemplification at least once a month or district exemplification to involve all councils in a district. Exemplify to exceed their council's quota up to 500% or even more. DDs must now start the steps in organizing a new council, ito yung NCD, okay, in every district to finish it before December 2022. Take note, ano, mga NCD, new council development, must be completed on December 2022. Take this great opportunity. Our kids are free.
no more face mask in outdoor activities, and as defending champion in the 4 Philippine state councils. Let us not work anymore on sustained membership excellence, but a heightened membership excellence to assure us of being number one worldwide. Kindly give this info to the widest dissemination to all our fraternal leaders for their action and support. Viva Jesus, Brother Dodoy M. Sabulao, Visayas Membership Director. I'm going to read some also messages from our Visayas Deputy, and it goes this way. To do what is upright and just pleases Yahweh more than sacrifice. Proverbs 21:3. Good morning, Brother Nice. Let us thank the Lord for a beautiful morning. For this, let us please Him by doing what is upright and just today. One simple upright act we can probably do today is to invite a gentleman to our order, to join our order. And today, our councils should start focused on membership drive. Good luck, God bless, and be safe. Brother Chofrido B. Lagria, Visayas Deputy. An additional graphic, please allow me. Okay, go ahead. Ito na, medyo, itong message niya nito, medyo ano na siya dito, nag-aalala na. Nag-aalala na siya. Parang tense na, Membership advisory, this dated September 23, 2022. Brother Knight, tulungan natin si Brad Pred. Tulungan natin ang Visayas State Council. With the declining performance of the Visayas State Council in membership recruitment, our district deputies are encouraged to initiate and conduct monthly unified district first degree exemplification so that all councils in the district can send their candidates for exemplification. District deputies are requested to closely coordinate with our Grand Knights and other council fraternal leaders to secure success of these activities. We appeal to our DMPC, the Diocesan Membership and Program Coordinators, and the assistant DMPCs to push our district deputy and assist them in the conduct of this activity. Let us act now. Let us not wait for more time. Ito, Brad, additional, ano? Okay, go ahead, Brad. From our Visayas State Council, membership performance is declining. As of August 19, number 20 tayo sa buong Pilipinas. I don't know kung sa buong mundo ito, buong Pilipinas. As August 30, we are number 36. As September 15, we are number 46. Brother Knight, what is happening? Tanong ito ni Brad Fred Lagria. We are almost out of pandemic and yet the Forum 100 are very slow. Please intensify our recruitment efforts. Make every day a recruitment day and make every weekend an initiation weekend. Let us remain and surpass what we attained last Columbian year, our district meetings, grand night, and financial secretary's trainings are almost done. Let us focus our activities effective today on membership recruitment. With my prayers and wishes for a successful evangelization recruitment activities. Viva Jesus, Brother Chofrido B. Lagria, Visayas Deputy. So yung maliwanag, Brother, no? It has been focused on recruitment dahil matatapos na tayo ng first quarter, medyo mababa pa ang output natin sa... Okay, Brother, yeah, let's talk about this this matter, no? I would like to discuss this matter kasi this concerns about our... Chofrido Lagria, besides deputy, so this was our participation to the jurisdiction. Good. Brad, kung halimbawa magtanongin kita o tanongin mo ako, okay. What is the reason why sometime the initiation is somewhat declining? What do you think is the main reason? I really don't know, Brad. Ganito, Brad. I have not any idea. Ganito, Brad. Alam mo, may idea kasi ako nito eh. Meron akong idea nito. Go ahead, Brad. Una, Brad, ano? Mga brother na siguro naman, nakakaintindi ka iyo, ano? There are some dioceses, ano? Nga, supposedly, ang ating mga newly appointed district deputy, ang ating mga reappointed district deputy, okay. Nga, damo ang naliwanan. Mm-hmm. So, parin nga naliwanan, baga, nangagapak pamanhira, so, really, they need assistance at ang DMPC.
Like example itu Dasis Borongan. Like example itu Dasis Borongan. Previously, anak atau mengalir sekretariti, anak kalabai ekonomi yang jadi sinar puluh lah. So yang anak kemeja kita additional nggak dua, so nggak dua sih kita. So out of 12 district deputy, prepare itu newly appointed dengan hal mga old retained district deputy. In this case, I am the DMPC. Concern ko ini problema kita akan diagnosis. Prepare itu ini mga bago, district deputy han unahan TAP, Provincial Council, han Solat, Fernando Sakati, han San Julian, Tito Garpao, an Borongan Tony Moralita, an Borongan to Eden Polo Pimia, an Hernani, Adelpo Abilia, an Salcedo, Macario Yanis. So para ini nga pipito, they are new. Yeah. Although mga producer they were grand knight ano, pero pagabot hadis security bago ini ra. Nga nangyayinalan ini rahin post harder. So actually daki nagtrabahoon. Yeah. Nga ano sa paya nakikita ko nga problema din ano. Nga and after an aton district organizational meeting ang gimuha ta Cebu sometime on July 23 at 25 ano. So paka hindi parang na parang namaguhan hera nanibago hera. Nga after ko tahan aton district organizational meeting pagbalik ni raya mga respective district ano dapat nataw na herahin district meeting. Yes. This ano observation ano nakarap pagpalo payera. Tagal lit nag wara han pagbalik nera it takes more mga 2 or 3 weeks before pa nag implement herahin district meeting. Mm-hmm. So ini brad nakalit nakakunini nakahim hamperan atin operation. Ah, okay. Isa na mga kinakikita ko mga isa nga problema kung kaya ano lit nat atin pagbuhat ng simplification part and first degree. Ikaduha, late na an atong ginahimo ng district meeting, late na what an installation of council officers. Yes, okay. So, diri pwede makapagbuhat ng official an atong mga council officers, kaya di wala it installed. So, bisan up to now, ano? Prepare pa ito atong mga council nga, wala pa magbuhat ng installation. So, hampira na atong gimubuhat nga recruitment para ng mga first degree. So at ha kung mga pagkasabot ano I am expecting before the end of October makikita natin ang more and mas madamo ang impact naton membership program para hitong Dasis Borongan. Correct. Sa nakikita ko brother para akong Dasis Borongan. This is right. Tama yung observation ko brother. Kaya Brad Big, please allow me. I'm calling the Grand Knight of Our Lady of Miraculous Medal, Council 15190, Brother Kevin Celada, our Grand Knight. Please, we will be having our council meeting on Sunday, that's October 2. Please join us. Alam mo siya si Brad Kevin, agresibo yan sa recruitment. Last Columbian year, napaka-agresibo niya na we were able to surpass our quota. As a matter of fact, dahil sa kanya. Actually, hindi mo kailangan huli. Maganda na mag-performance. Maganda na performance ninyo. Kaso nga lang, I really don't know bakit hindi namin siya makita. There must be some other things okay, na hindi may iwasan. Pero madamay agin bubuat, madamay agin asikaso. So, anyway, I hope that this October 2 na we will be having our meeting and eventually we will be having a schedule for installation. Okay. So, ano, makaraud kan District Deputy Tony Moralita because he's been visiting me for a number of times and warayak may babato na iya. But anyway, Brother Tony Moralita, rest assured that magagawa natin lahat ng mga makakaya natin na para masolve rito atong problema. Mga sa paano mga brother na labi at mga district deputy ng mga bago mga brother knights nga labi at mga bago natin ng mga DD appoint assigned DD ayaw la kamo baga kahulo pa no anyway ini nga ating gibubuhat dire la ini para ang hikam mula to babayan namon kamo kundi kata nang mabuguro ni kita kumbaga this is a team effort correct mabuguro ni kita kung may ganito yung problema let us pabarol kami niyo, ako, Brad Alvin, yes. Brad Brad, at kita para magtrabaho ini. Hindi lang ikaw lang kita trabaho ini. Kung nagkita na lang ka man nga,
kung kore ang kaparte hining ay atong buruhaton ay mga panabago pala pay baro kami kay makore itong lagi ini sa anila ano kay bisa basta po bisa na ano buruhaton para gawa sa angkala sugar kahit baga talaga ba kore gun pero kung sa mga damo ka mo madali ano buka itong buruhaton nagiging magaan. So, I want to kind of observe as a former Brad. Brad, I'll be here. So, yes, Brad. Actually, Brad, our time is up. Hindi namin natin na malaya na mag-iisang oras na pala. The reason why we have to start from here is meron tayong ipapalabas na mga video clips. Okay. It's related about activities of every council all over the Visayas. It comes to training, mm-hmm. it comes to recruitment, mm-hmm. exemplifications, and other faith in action activities. Halo-halo na yan mm-hmm. sa buong Visayas. Ano? We're going to show them this video clip para ma-inspire din yung mga ibang councils. Okay. Yung ipalabas natin yung mga video clips, tulong ito sa mga Grand Night. Correct. Sa mga recipient, tulong ito para makabuli kami ang iyo. Mm-hmm. Yung Brad, napansin ko, wala tayong break, ha? Brad, before we started our show, medyo, ano ako eh, I am quite nag-aalala, no? Yeah. Nahuhulog pa kasi it has been flash on the news that this super typhoon, Carbing, is about to have a landfall tonight. Quezon, a part of Bicol, and then Metro Manila, Quezon, Aurora Province, and most of the provinces in Luzon. Kaya yung mga brother knights natin sa Luzon magpare na lang tayo. North jurisdiction and Luzon South jurisdiction, brace yourself, ano, kasi itong, alam ho namin ang devastation ang may dadala itong super typhoon because we've been there. Ang lugar po namin sa Samar, na-experience na namin yan, yung Yolanda. And napakahirap ng Yolanda time. Yolanda and yung mga Odette na yan. Mm-hmm. Ano? So, it's a super typhoon. Actually, sabi nga ng PAGASA, aabot pa sa signal number 5. Ako? Signal sana, number 5. Sana naman. Brad, I'm from Nueva Vizcaya, mm-hmm. my hometown, Bayombong, mm-hmm. and maapektuhan sila. Ako. So, just brace yourself, pray, and then i-charge nyo lang yung mga dapat i-charge yung mga emergency lights okay. and then prepare delata mm-hmm. and water, drinking water. Yun lang. Well, Brad Vic, just for your final ano okay. final blessings. Brother Knights, paglalauman namon nga adto nga guti ay nga amuniging pangbita inyo ng mga ideas ano mga aging present namon nga mga rohol ko paano na mabubuli ka namo kamo nakabuli kun ta iyo nga na unta sering pumahan atan state deputy nga hapag kaya na di kita head number 20 nga lugar all over Visayas. So I hope nga we will take the initiative nga yana nga before the end diton September or diton incoming month of October pagkapag start na kita head aton massive recruitment ta aton mga new members. Of course we have to push on our evangelization using our people, our services program, which is the faith, family, family, community, and life. Yeah. So, hayo mo tanang mga brother nais, nasa rin kami ayo. Dabang salamat, ng kunta, padayo ka mo matumutok ng programa para itong iyo, hebabroan itong tagadarang panahon. Ini ang iyo, brother Vic Lacdao and Visayas, Executive Secretary, at the same time, DMPC Handa sa Morongan. Thank you. Thank you, Brad Vic. Let us pray for one another so that peace, love, and kindness will reign in our hearts. Let us pray for our Bishop Crispin Marquez. Let us pray for all the state officers of the Visayas Jurisdiction State Council, especially Chuvrido Lagria, our Visayas Deputy, and all the religious people and all the officers so that God will always guide them. Brother Knights, prepare yourself for this super typhoon Carbing, which will be going through your path in Luzon, a small part of Bicol, Quezon, and farther north of Luzon. Take care, and magdasal po tayo, ano, para wala pong mangyayaring seryosong sakuna sa atin, lalo na ari-arian natin at buhay. This is your brother, Alvin Gonzalez, your state press relations chairman saying, Vivat Jesus, happy recruitment
Please watch this video clip, everyone. Thank you so much and see you next week. On me.
mighty army moves the Church of God. Christians, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching as you walk in the ground of the cross of Jesus, going on before.